Ito ang Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Good evening, magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Isaayos po natin ang ating mga orasan sa buong Pilipinas. Isang minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw na lumilipas, maraming kaganapan ang nangyayari. Mga pangyayaring dapat malaman at mabatid ng bawat mamamayan. Kung magkaminsan ay kailangan natin dito ang pagsipag, pagpuntirya, at pag-asinta sa mga usaping sensitibo. Ngayon, narito na ang ating magiging kaagapay sa tunay na pag-asinta sa mga isyung napapanahon. Asintado! Ito ang maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo. Magbibigay daan sa saloobin ng bawat mamamayan. Asintado! Ito ang siyang tuwiran at katwang sa lahat ng bagay. Higit sa lahat, sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Asintado! At ngayon, narito na siya. Mula sa panulat hanggang sa daigdig ng broadcast, ang kaibigan ng lahat, si Samuel Sammy Gabot. Masisigla ang ating cheering squad ngayong araw ng Lunes. Umpisa na naman ng isang buong linggo at malapit na naman malagas ang isang pahina ng ating kalendaryo. At sa, 29? Ha? Agosto 29 na po, araw ng Lunes, at malapit na ang pagpatak ng bear months. Sa Huwebes, Setyembre 1 na po. Ang bilis talaga ng panahon, ha? Ha? So, ilang tulog na lang, bukas at 30, hanggang at 31 ba tayo ngayon? O, ayun. Kaya araw po ng Huwebes, auno na ng Setyembre. Talagang, ha? Hindi na natin maaawat yan. Yung mga panahong nasayang, hindi na mababalik yun. Kaya habang may mga pagkakataon pa tayo, pagyamanin natin at samantalahin natin ang mga oras na yan, gintong oras para sa ating kapakanan. Ba? Maraming salamat dito kay Mark from Iloilo City, bago to
Pero bago po tayo magpatuloy sa ating palatuntunan, nais ko pong ipagbigay alam sa inyong lahat, sa ating mga taga-subaybay, sa mga taga-subaybay ng palatuntunang Asintado sa Broad Stream Cast Communicators worldwide. Kita niyo, lahat po kayo ay iniimbitahan ko rito para sa inyong mga maanghang, nagbabagang opinyon, pananaw, saloobin. Dito po, pwede niyo ibahagi dito. Iparinig natin sa ating mga kababayan ang inyong mga opinyon, pananaw sa mga nagbabagang isyu natin sa kasalukuyan. Para marinig tayo. Hindi yung nagwawalang kibo tayo. Gusto nating marinig tayo ng gobyerno, pamahalaan, isigaw natin yan. Huwag nating kimkimin yung mga sama ng loob niyong itinatago. Huwag. Ibuga niyo yan. Para marinig tayo ng Malacanang. Ganun. Ng mga kinaukulan. Para kung ano man yung problema, magawa ng paraan, masolusyonan. Hindi yung magsasabi tayo na, huwag na. Wala rin naman mangyayari. Subukan po natin. Baka naman magawa ng paraan yung mga problema na maibabahagi nyo, maipaalam nyo sa ating mga taga-subaybay. Okay? So, yan po. Lahat po kayo ay welcome. Welcome na welcome. Wala po tayong itatapon dito sa ating palatuntunan. Walang kalaban, walang kakampi. Lahat pwede. Oo. Open. Open city tayo. So, bago tayo pumalaot. Bukas, sakit na naman na ulo ng mga kababayan natin. Big time! Ay, nako. Ano ito? Babataas, babataas. Nako. Big time fuel price hike. Bukas po, nako, Sus Mariosef. Ang halaga po ng diesel at gas ay tataas po ng 6 piso at 10 sentimo. 6 pesos and 10 centavos per liter. Diesel po yan. Kaya big time eh. Ang gasolina naman po ay tataas din ng 1 peso and 40 centavos. Ayun. Nako, puro sakit na naman ng ulo ang ibibigay nito. Sakit sa bulsa at kung ano-ano pa. Siyempre, pag nagtaas ng ganyan itong presyo ng petrolyo, automatico yan. Automatic. Magkakaroon po yan ng chain reaction na naman. Imbis na bumaba ang mga bilihin, sigurado mataas na naman ang dahil apektado po tayo ng maraming bagay, hindi lamang po nung gera sa Ukraine na ilang buwan na ba ito? Matagal na eh.
hindi pa rin po nagkakaroon ng ceasefire sa pagitan ng Russia at Ukraine. Tapos etong drought, tagtuyot sa China at kung saan-saan pa. Ha? Kaya napakaraming mga bagay-bagay na magpapahirap, magpapataas dito sa mga sa presyo, lalo-lalo na numero uno sa presyo ng o sa produkto ng petrolyo, petroleum products. Okay, buksan na natin ang ating comment chat box, ha? Ang nagbukas po ng ating palatuntunan si Boy Singkit. So yun, nakabalik ka na ba sa Pilipinas? At eto, siya po nagbukas ng tilon natin, ayan, ang ating programa ngayong araw ng Lunes, 29 po ng buwan ng Agosto. Okay. Allen Boy Singkit Aguilar, na walang ginawa kundi ang magliwaliw. Ha? Mag-golf. Talagang bagay. Yan ang dapat. Ha? Hanggat kaya natin na bumiyahe ng bumiyahe. Ha? Puntahan natin lahat ng mga lugar na pupuntahan. Ito, malikot sa aparato ito si Boy Singkit. Si Allen Aguilar, talaga naman. Watching na pre, sabi niya. Oh, thank you. Ha? Ibalibag mo lang sa akin. Ipaalam mo lang kung nandito ka na sa Pilipinas, kung nasa New York ka, nasa saan lugar ka, nasa ibang bansa ka, saan lugar. Para alam ko, alikot mo talaga sa aparato eh. Hindi ko maalaman sa'yo kung saan kita hahagilapin. Ha? Kung sa Amerika, sa saan pa ba? Yung mga pinupuntahan mo, mga bansa. O, sa Europa. O, ha? Sa Asia. Malikot ka talaga eh. Sa Middle East. O, yan. Okay. Thank you. At mula naman po sa lungsod ng Iloilo. Iloilo City. Ba? Talagang meron tayong bagong viewer, taga-subaybay. First-timer sa palatuntunang Asintado. Si Mark A. Malunda. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark. Watching from Iloilo City. At ang sumunod po ay si ito talagang hindi liliban ito. Pwera lang kung talagang busy-busy at wala siyang panahon para tumutok sa ating programa. Nariyan na po ang ating kaibigan mula sa sa East Coast. East Coast ng Amerika, sa New Jersey. Walang iba kundi si Coco Johnny Pinuela. Good evening, Kazam, sabi ni Coco, and to all viewers and listeners of Mr. Asintado. Yan! Ha? Bakit na wala? Nahuli yung rapid fire. Okay. Ay, nasa opisina na ito. Ba? Siyempre,
kakambal nung COMED. Ha? Sa chat box yung bandera ng Pilipinas at ng Amerika. Ha? At doon sa sumunod, ayun, papunta pa lang siya sa kanyang opisina. Ha? Lulan ng kanyang limousine. Okay. Ha? Limousine ni Coco. Okay. At nariyan na rin po ating suki rin si Ma'am Pilisa Malibiran. Magandang gabi po ka Sammy G. Gabot sa BSC family at sa lahat ng mga taga-subaybay ng Asintado! Si Ma'am Pilisa po ay ang ulirang ina ni Angelo, yung pong mahusay magpinta mula po sa Calambas City sa Laguna. At ito pong si Ma'am Pilisa, kababayan po ito ni Coco Johnny Pinuela sa Calamba City. Mula sa Calamba, sa Laguna, lumipad tayo patungong Australia. Nariyan na rin po. Ha? Nariyan na si Ma'am Alicia. Palagay ko talagang nagbabaga na naman itong magiging itong programa natin ngayong araw ng Lunes. Pag nandiyan si Ma'am Ali, talagang kapag humagupit ito wala rin preno ito. Kung anong gusto niya sabihin, masagasaan ang dapat masagasaan, wala itong preno. Halabira! Magandang gabi sa inyong lahat. Oh, yun. Sabi ni Ma'am Alicia, mula sa Australia. Okay? So, hanggang dyan muna tayo. Habang hinihintay natin yung, may umabol. Bago tayo magtungo sa mga issue, sa mga balita, sa mga komentaryo natin, nandyan na rin po si Ma'am Mercy Ong. Yun. Magandang hapon. Gabi na po, Ma'am Mercy. Magandang gabi po. Sabi ni Ma'am Mercy Ong, watching. Yun. At para sa inyong lahat, kailangan isang matinding palakpakan ang ibibigay ng Asintado para sa inyong lahat. Isa pa! Palakpak pa! Huwag ninyong tipirin yung palakpak na yan para sa ating mga viewers mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng daigdig. Pangit po audio ninyo, sabi ni Ma'am Mercy. Sus, Mario Joseph, bakit po? Pangit bang audio? Paano kaya yun? Alagay ko sa internet na naman yan o ano kaya? Anong diferensya? Pasensya na po kayo. Talagang wala po akong technician dito. Wala akong technical director na para ayusin itong audio kung ano kayang problema nitong audio nito. Mamaya merong tatawag sa atin kung parehas ang nararanasan nila sa kanilang lugar. Kung pangit ang audio o maganda.
Kanina po parang nagpiprito. Nagluluto siguro. Eh wala naman pong kalan dito eh. Palagay ko dito sa sabi ni Ma'am Mercy, kanina po parang nagpiprito. Ay lako. Bagay. Ang layo naman ko sa kapitbahay. Hanggang dito eh, maririnig yung telamsik ng pagpiprito. Ma'am Mercy. Kay Ma'am Alicia, Ma'am Mercy Ong. Mula pa sa Australia ito. Okay po, audio mo sa akin. Ayan. Nasa Australia po yan. Ma'am Mercy Ong, kayo eh, nasa Caloocan City lang, sa Kangkalo. Eto si Ma'am Alicia, nasa malayong lugar pa ng Australia. Kaya maraming salamat po. Ha? Maraming salamat po, Ma'am Alicia. Siguro nga. Ha? Eh, siguro mapatay natin itong kwan. Papatayin ko itong electric pan. Ha? Sandali lang ko, ha? At huhugutin ko itong connection. Tingnan natin kung gaganda yung audio natin. Papatayin ko ang electric pan. Yan. At titingnan natin kung magiging malinaw ang dating natin. Okay. Dahil sabi ni Ma'am Ali, electric pan siguro. Ito, patay na po yung ating pinatay ko na, inop ko na yung ating electric pan. Oo. Okay. Kay Ma'am Pilisa Malibira naman, sabi niya, may parang kumukulo ng konti. Pero naririnig naman kayo ng malinaw. Ayun, thank you. At meron tayong feedback mula sa ating mga taga-subaybay, kaibigan sa impapawid. Okay. Ganon din po ngayon, putol-putol. Talaga maraming diferensyang na nakukuha ito si Ma'am Mercy. Ha? Ayun na nga po. Ayun, sabi ni Ma'am Pilisa. Mahina po signal. Sabi naman ni Mercy, ni Ma'am Mercy. Nako, talaga oh. Ano? Ha? Ibalik mo ang pan mo, sir. Mainit dyan. Ay, okay lang po. Hindi naman po mainit. Hindi kainitan dahil nararamdaman ko po yung lamig ng panahon. Kaninang araw, talaga pong mainit dito eh. Super init kanina maghapon. Pero nung pagtungtong po ng gabi, lumamig ang panahon. Kaya, natural na magkakasakit yung karamihan natin sa mga kababayan natin. Dahil po sa paiba-ibang klima. Mainit na mainit, biglang magbabago at lalamig bigla ang panahon. Kaya marami po ang may ubo, marami ang may sipon, at kung ano-ano pang karamdaman sa ngayon. Ganun pa rin po, sabi ni Ma'am Mercy. Yung TV mo, naririnig. Naririnig ko. Ayun, hina natin. Nasaan na ba yung remote? Hinaan. Ayun. Hininaan po ang television. Ayan. Ma'am Ali. Si Katoni, nakatutok. Ha? Nakatutok. Kanina pa yan. Okay, good evening, Katoni. Ay, nako talaga. Oh. So, nabanggit na natin itong sakit ng ulo na naman simula bukas. Ha? Lalong-lalo na sa mga motorista natin. Dahil sa big time fuel price hike. Ang diesel, magtataas po ng 6 piso at 10 sentimo kada litro. Santisima.
Ganon din po ang gaas o kerosene, 6 na piso at 10 sentimos tulad ng diesel. Yan po ang itataas bukas ang simula. Samantalang ang gasolina po ay magtataas naman ng piso ha, at 40 sentimo. 1 peso and 40 centavos. Simula po bukas yan, kaya aray, aray, aray na naman. Ang ating mga kababayan. Okay. Lunes, bukas yata, ha, yung mga nangyayaring imbestigasyon sa mga sari-saring natuklasang anomalya. Ha? Nako, apurahin nyo na yan. Apurahin nyo yung isinasagawa ninyong imbestigasyon para maisaksak na sa kulungan yung mga hinayupak na masisibang opisyal ng gobyerno natin na matagal nang nagpapasasa sa pera ni Juan de la Cruz, sa pera ng nananggagaling sa kaban ng ating bayan, bansa. Napaka tatakaw eh. Talagang sobrang siba. Nag-uumapaw na ang kanilang maaalkansya, eh wala pa ring tigil para sa panggagahasa sa ating panggagahasa sa kaban ng bayan. Ay, nako, ewan ko, ano ba ito? Ha? Puro na lang, nakaw, kaliwat kanan, nakaw dito, nakaw doon, tongpats dito. Eh, lagi na lang, ganyan nangyayari. Ha? Tuwing, ha? Oh, eh, ha? Tuwing, walang nagbabago. Wala pong pagbabago simula noon hanggang ngayon, ha? Nananatiling talamak. Talamak ang nakawan sa ating gobyerno. Sus Marie Josep Santissima, ha? Talagang ang tatapang ng mga mukha ninyo. Ang tatapang ng apog ninyo. Ha? Oh. Ay nako. Balik na naman ang oil price hike. Apektado na namang lahat. Ayan nga, ma'am. Eh. Sabi sa iyo, Ma'am Pilise. Eh. Ha? May domino effect 'yan. Pag ang krudo, ang gasolina, ang langis, ayan. Ay nagtaas ng presyo. Ha? Susunod na lahat. Hindi pwedeng hindi. Ha? Magtataas at magtataas ang presyo ng mga bilihin. Oh, eh ngayon pa lang eh. Ha, talagang hirap na ang mga kababayan natin. Dahil ha, sa taas, sa mahal ng presyo ng mga bilihin. Ha? Umiiyak na ang mga kababayan natin. Eh, paano pa yung mga walang trabaho hanggang ngayon? Ha? Oh. Eh, di mas lalo na. Saan kukuha ito ng pambili ng pagkain na napakamahal? Oh. Ha? Ayong... Oh. Kaya, ha? Sana eh, matauhan naman ito. Kaya lang, wala, di na ako maasang matatauhan pa ito. Eh. Nahirati na sila sa pagnanakaw eh. Ha? Eh, ayaw nilang kumalas. Ha?
Masarap ang buhay sa gobyerno, sabi nila. Madaling magnakaw sa kaban ng bansa. Maglagay ka lang ng tongpats dun sa mga bibilhin. Ayos na. Tiba-tiba na naman ang mga buhaya sa gobyerno. Oh, lalo na yung itong magkano utang ng Pilipinas? More than 13 trillion pesos. Mahigit 13 trillion piso ang utang natin. Ang utang ng bansa natin. Ang utang ng Pilipinas. Sus Maria Joseph. Oh, kaya gusto kong mahulog sa upuan nung isang araw eh. Matapos kong marinig itong kay Finance Secretary Ben Jokno na uutang na naman daw tayo. Uutang na naman daw ang Pilipinas ng 1.2 trillion pesos. Suntisima, di madadagdagan na naman yung utang natin, dati pang utang. Ha? Yun yang. Ha? Kulang daw kasi ang dahilan. Ha? Ang dahilan po ni Finance Secretary Ben Jokno. Kaya mangungutang ang ating bansa ng karagdagang 1.2 trillion pesos. Eh, 1.2 plus plus trillion pesos. Dahil kulang daw po. Dahil sa budget deficit nitong ating 2023 national budget na nasa Kongreso na po at binubusisi ng mga buhaya este, mga mambabatas natin sa Kongreso. Eh dahil, titignan natin kung paano itong, dahil yung budget natin for next year, yung 2023, umaabot po ng 5 plus trillion pesos. Oh, kulang daw po yun, sabi ni Secretary Jokno. Kaya mangungutang pa ng karagdagang 1.2 plus plus trillion pesos, anak nang teteng. Taon-taon na lang nangungutang tayo. Taon-taon na lang nangungutang ang gobyerno natin. Samantalang napakaraming nawawaldas, nananakaw na pera ng bayan. Yan ang nagpapahirap sa atin. Buti itong mga nasa gobyernong ito, wala silang kaproblema. Dahil panay lang ang salok nila mula sa pera ng taong bayan. Ay, maawa naman kayo sa bansa natin. Mga damuho kayo. Mula kay Ma'am Alicia, Sir, dito bumaba na presyo ng ibang bilihin last week. Sa Australia po ito. Last week, ng lettuce, isang kilo siguro. Isang kilo ng lettuce, $10.90 nitong weekend. Dati-dati, $10.90 nitong weekend. Bumaba na sa $2.90. Ba? Malaking bagay, ha? $8 ang ibinaba. Ba? Ayos. Gasolina ko, $1.90 a liter. Kanina nagpagas ako
$1.37 a liter na. Okay. Mura-mura. Eh dito sa atin, aabot na naman ng 80 pesos. Ay, nako. Walang pakialam, sabi ni Ma'am Pilisa, sa inuutang ng bayan. Kasi pag wala na sila sa pwesto, wala na silang pakialam. Oh, eh sino mahirapan? Ha? Eh, ha? Ang kawawang si Juan de la Cruz na naman. Sila ang papasan sa mga pagkakautang na ito na ha, sa tuwi-tuwi na eh, ginagawa ng mga pinuno natin, nako, mga opisyal natin, mga namamahala sa ating gobyerno. Ha? Grabe. Ha? Grabe po ito. Ha? Kaya yung hindi pa ipinanganganak eh. May utang na 100,000 piso mahigit. Hindi pa ipinanganganak. Ipanganganak pa lang. Ha? Eh meron ng utang sigurado. Siguradong utang na mahigit 100,000 piso. Sus! Mariose. Wala sa ating kasamang si Joey Ortiz. Good evening, Asintado, Sammy Gabot. Maraming salamat sa ating kasama sa BSC. Ang musikero nating kaibigan, si Joey Ortiz. Thank you so much, Joey. Mula naman kay Atat Monterdes from Taguig City. Good evening, Sammy. Sabi niya, have a nice Monday. Heroes Day. Wala na. Tinatanggal na nga yung mga bayani natin doon sa mga pera natin. Pinapalitan ng ibon, eagle, agila. Binubura na yung mga bayani. Anak ng teteng talaga. Anak ng teteng! Wala. Tawanan na lang natin. Ha? Wala. Kung makukonsibi tayo nun, ha? Dahil sa mga bagay nito, wala. Baka madali pa tayo. Ha, Ma'am Ali? Hiyaan nyo na sila. Isang pirasong lettuce, sabi ni Ma'am Alicia. Okay. Thank you sa impormasyon na yan, Ma'am Ali. At least, yung mga viewers natin dito sa Pilipinas and other countries, magkakaroon po ng idea kung magkano ang halaga ng gasolina dyan sa Australia sa ngayon, sa kasalukuyan. Okay? Parang nawawalan na ako ng gana, sabi ni Mr. Monterde ng Taguig City, sa mga tulpo, anak lads. Bakit? Bakit naman? Bakit ka naman mawawala ng gana, Mr. Monterde, sa mga tulpo? Eh, ang gagaling yan, di ba? Oh, yung ate nila, kita mo, sabit sa Department of Tourism nun. Secretary ng Department of Tourism. Oh, magkanong halaga yun? More than 60 million. Hindi mo alam kung ano yung pinipirmahan mo. Yung kapatid nilang babae na naging Secretary of Tourism nung panahon ng Tatay Digong ko. Sinipa nga yan eh. Napilitan mag-resign dahil doon sa katarantaduhang yan. Anumalyang yan eh. Mukhang pumapalpak na sila. Ay, tabayanan lang po natin.
kung ano ang mga susunod na mangyayari, kaganapan. Tingnan natin yung mga magagaling, mahuhusay. Okay, ha? Mr. Monterde, Ma'am Pilisa, bakit po kaya hindi ayusin ang budget nang hindi na kailangang mangutang? Mantakin nyo, trilyon ang uutangin. Ano kayang klaseng pagbabudget yun? Ayun. Ay, nako. Marami po dyan eh. Ano eh? Ha? May nakita akong sa budget para sa isang taon eh. Magkano ba yung nakalaan para kay Pangulong Marcos? Sa agriculture pa lang, ha? 100 billion. Sus Mariosin. Sandamukal na. Sandamakmak na salapi. Kwalta ng pera ni Juan de la Cruz. Ay, naku po. Sa agriculture pa lang yun. Ay, naku talaga. Oh. Ha? Ha? Talaga, sir. Ha? Sabi ni Ma'am Ali. Ha? Madadali buhay natin pag inintindi natin yung mga halimaw na yan. Basta ko, tuloy ang tulong ko. Ha? Pagtulong ko sa mga tinutulungan ko. Ayun. Iba talaga itong si Ma'am Ali. Ha? Oh. Yun ang kanyang panata. Ang makatulong. Oh. Sana ganyan lahat tayo, no? Oh. Ayos. Ha? Oy, nako. Sana all. Sana all, Ma'am Pilisa. Ah, Ma'am Ali. Oh. Ha? Na maging matulungin. Hindi yung puro mga pakitang tao lang. Mga ipokrito. Ha? Sisimba. Ha? Paglabas sa simbahan, balik sa dating gawin. Pag nanakaw, pagchichismis, kung ano-ano pa. Ay, rako. Sabi ni Ma'am Pilisa Malibiran, 60 million ang di na binalik. Oh, yung sa tourism na yun, Ma'am Pilisa. Alam nyo naman. Ha? Oo. Eh, di ba, ang rason nitong kapatid nilang babae, ha? Kwan, hindi niya raw alam na yung halagang yun, ay halagang 60 million, hindi sa kanyang utol, hindi sa kanyang kapatid. Kumpanya ng kapatid niya, napunta yung 60 million eh. Tapos sabihin mong hindi mo alam, Sus Mariosep, tanga ka pala. Tanga, gago. Bobo. Hindi mo alam yung pinipirmahan mo. Ha? Ha? Mag-imbestiga ka. Oh, kanino ba ito? Oh. Wala man nakalagay doon. Ha? Oh. Tapos si galawan ko. Hello, Angelo. Sabi ni Ma'am Ali, magandang gabi sa iyo. Sabi ni Ma'am Alicia, dun sa anak, bunsong anak ni Ma'am Pilisa Malibiran. Kay Atat Monterde, Ma'am, tulungan mo rin ako. Tulungan mo rin kami. Ba, humihirit si Mr. Monterde. Kayong dalawa ni Ma'am Alicia, mag-usap dyan. Mr. Monterde, nakikinig naman si Ma'am Ali, nanonood eh. Kaya mong, rumisponde siya. Gandang gabi rin po, sabi ni Ma'am Pilisa. Tulog na kasi. Galing kami sa Aplaya, dumalaw sa mesakit.
medyo naglakad ng malayo, ayun. Ha? Kaya maagang ha? Nakatulog itong si Angelo. Talaga, okay. Ha? Ay, naku. Ayos yan. No problem. Ganun lang naman talaga eh. Ay, naku. Medyo binasa ko po yung aking kwat para ha, nanunuyo. Pag alam nyo, ganito kahaba yung pag ha, nagpo-programa tayo eh, hindi maalis na minsan eh. Natutuyuan ng lalamunan natin. Kaya, ha? Ayan po ang nandito po sa harapan yung ating yung mug ng Broad Stream Cast Communicators. Ito po yung ipinamigay ng BSC nung first anniversary nung September 21, 2021. Ha? Oo. Eh, malapit na naman ang September 21. Second anniversary po ng Broad Streamcast Communicators. Ito po sa kabila, yung nakalagay yung ha, anniversary. Papakita ko po sa inyo. Ha? Happy first anniversary. September 21, 2021. Yun. Okay. Maliwanag po, ha? Nakita nyo, ha? So, malapit na. Malapit na ang September 21. 2022 na second anniversary ng Broad Stream Cast Communicator. Okay, salamat po. medyo ha, sana magkita-kita sa September 21 sa anibersaryo ng BSC. Sana nga po. Sana ha, magkaroon ng celebration na medyo mas kaaya-aya. Di gaya nung isang taon dahil may pandemya po tayong hinaharap. Eh, ngayon eh, malaya na tayo uli. Ha? Namumuhay tayo. Ha? Ha? Namumuhay tayo habang nariyan pa ang banta ng COVID-19. Natuto na siguro tayong mabuhay ng kasama ha? Nakasama ang virus. Ha? Virus dadala ng COVID-19. Sus Mari Joseph. Ha? Oo, eh. Hindi natin alam ngayon kung ha? Oo. Wala nang alert level eh. Wala nang, ha? Wala na. Mukhang walang piloto, ha? Ha? Walang driver ngayon, ha? O IC pa lang kasi yung, kun, eh? Yung sa health department natin, si Undersecretary Maria Rosario Bergeri, ha? Na galing pa dun sa dating administrasyon ng Tatay Digong ko. Oo. Kaya, nako, ewan natin. Hindi makakapag-desisyon yan ng matindi. Dahil acting lang eh. Ha? Officer in charge. OIC. Iba yung talagang ha? Ia-appoint ka, itatalaga kang ha? Health Secretary. So, ay, malayo pong diferensya ng OIC at Secretary mismo ng Department of Health. So, tingnan nyo yung nangyari kay PNP OIC Vicente Danao Jr. Bigla siyang naitsapwera. Bigla siyang hindi naging PNP chief, PNP OIC, iba yung appointment mo, PNP chief,
Eh, yun, PNPOIC. Ayun, tinapon yung tatlong mama sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ha? Puro mga tatlo Australian yun sa balikat. Dahil, iba yung napili ha? Ni Presidente Marcos na maging chief PC, eh, chief PNP. Ha? Sa katauhan ni Lieutenant General, four-star na ngayon, general na lang. Four-star General Rodolfo Azurin Jr. Ha? Natabunan yung tatlong general, tatlong lieutenant generals na nag-aasam na, ha? Nangangarap na masungkit yung pinakamataas na pwesto sa Philippine National Police. Ha? Naudlot. Naudlot yung kanilang mga, ha? Ay, wala. Kaya, ha? Palagay ko eh, masamang-masama ngayon ang loob nung tatlong mamang yun na itinapon ni PNP Chief Azurin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ay, nako po. Ha? Ano pa ito? Sana magkita-kita. Ah, nabasa na natin yan kay Ma'am Pilisa. Talaga, sir, madali buhay pag hindi. Naku, bakit nagkaloko-loko na naman to? Ha? Oo, mukhang. Ha? Mamaya po, ayos natin to. Mukhang naloko na naman itong ating comment box eh. Ay, naku. Siguro mamaya eh babalik sa ano yan. Eh nagbalik dun sa dito, basa ko na ito kay Ma'am Alice eh. Bumaba ang presyo. Walang pakialam sa nabasa ko na rin to kay Ma'am Pilisa na ito. Aba, bakit nawala? Di bali. Ha? Hintayin kong bumalik sa dati. Ha? Itong takbo ng inyong mga komento, ha? Pagpasensyahan niyo muna po. At hihintayin ko lang na umakyat siya. Dahil hinahanap ko yung mga bagong komento niyo, eh. Biglang nawala, eh. Okay? Ha? Maraming salamat po. Nakatutok pa rin po sa atin ngayon si Ka Tony, si Ma'am Ali Sia, si Ma'am Pilisa Malibiran at si Ginoong Atat Monterde. Samantalang si Kokok Johnny Pinuela, nariyan lang yan, nanunood. Nariyan na si Melito. Buenas noches, Senyor Sammy. Bubuksan natin. Ha? Yan. Feliz Lunes. A todos los televidentes y seguidores de su programa Asintado. Talaga. Ha? Namimilipit na yung dila ko pag Espanyol. Dati, presidente pa ako ng Spanish class namin sa college. Eh. Ngayon, namimilipit na yung... Ha? Okay, good evening, ha? Melito, thank you. At nariyan ka na. Tapos ka na ba magluto? Ako, wala pa eh. Pagkatapos pala ng programa natin, doon pala ako mag-iisip kung anong kakainin ko. Kung ano dinner ko. Meron ako niyan, bigay ni Ate Lilian. Ha? Yung mag, coffee mug. Oh. Ha? Ma'am Pilisa. Oo, first anniversary yan eh. Eh, palagay ko, may kasunod. Second anniversary. Okay. Mula kay Mr. Monterdi naman, sabay po pala sa anniversary ng Batas Militar. Sir,
Sir Sammy, September 21 din, oh. Martial law. Oh. Tama ba? September 21, nung ibaba ng yumaong Pangulong Marcos Sr. ang batas militar sa Pilipinas. September 21, 1972. Ah, okay. Hinihintay si Gadon, sabi ni Ma'am Alicia. Ah, hindi po pwede si Gadon. Hindi po pwede si Gadon sa health department. Eh, abogado ito si Larry Gadon, Ma'am Ali. Oh, ha? Oh, kaya hindi siya pwedeng i-appoint sa health department. At isa pa, kumandidato ito. Kaya magpapalipas muna siya ng isang taon. Lahat ng mga kumandidato, hindi po pwedeng i-appoint habang hindi natatapos yung one year. Okay. Ganun po yan. Meron silang sinusunod. Ay, nako. Wala, hindi pa rin naglilib talaga yung dating barangay captain ng Sacred Heart, Quezon City. Ha? Tignan natin. Ha? Yung pagharap niya muli. Kung iimbitahan siya muli ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Francis Tolentino tungkol po dun sa controversial na asukal issue sa asukal talagang merong mga bumbero pilit na pinapatay yung apoy dahil mainit na issue po ito. Nagbabagang issue ang tungkol sa pagpamimeke ni Sibatyan sa lagda ng Pangulong Marcos. Na ang utos ay galing kay ano? Dating barangay captain Vic Rodriguez ng barangay Sacred Heart, Quezon City. Sus Mariosep. Tayin natin kung muli siyang inimbitahan para magsalita sa committee hearing sa Senado sa mga darating na committee hearing. Okay? Hindi gaano nakapagsalita si barangay chairman nun sa Senado dahil nataon sa cabinet meeting. Kaya umalis siya ng maaga. Ay, nako. Mula na pa rin kay Ma'am Alicia, September 21 din, nasa New York si BBM. Bakit, sir? Tama ba ang pinag-aralan ng mga ina-appoint sa pwesto dyan? Bakit lahat na ina-appoint ni Digong? Ay, naku po talaga. Wala, prerogative po ng presidente ng Pilipinas yan. Kahit na mag-appoint ng mga magnanakaw, hindi naman siya. That's the privilege of the president. Appointing whoever, kahit sinong gusto niya na i-appoint, pwede. Okay. Ma'am Ali. Mula kay Melito Rodelio Militante. Hindi pa natin na pasalubungan ng palakpakan to si Melito. Eto para sa'yo. Melito, umuusok
na palakpakan. Isa pa! Palakpakan pa para kay Melito! Sabi ni Melito eh, 2 years na pala ako sumusubaybay sa program ng BSC. But before BSC, nakasubaybay na ako sa programa ni Tata Ben. Your honor, please. Ayan, doon nga kita. Kaya naging familiar sa akin yung pangalan mo. Melito eh. Pag pinapasadaan ko yung, pag minomonitor ko yung programa ni Kaben, Paipon, talagang nakatutok yung pangalan mo sa kanyang palatuntunan, Melito. Kaya, hindi ko malilimutan yung militante. Militant. Okay. Ay, nako. Okay. Malapit na. September 21, 2022 is our second anniversary. Broad Stream Cast Communicators second anniversary. Okay. Tignan po natin. Abangan natin kung anong happening. It is not a privilege, sir, sabi ni Ma'am Alice here. It is abuse of office. Thank you. Wala. Yun po ang nakasaad sa batas yata. Yun yata ang nakasaad sa batas. Siya lang ang appointing power sa magiging Chief Justice ng Supreme Court. Ano pa? Marami sa magiging hepe ng Armed Forces of the Philippines, sa PNP chief, marami pa pong mga posisyon na siya lang ang may pribilehyo na mag-appoint. Yun, abuse of office. Ay nako, ang terminology ni Ma'am Ali, yung pag-appoint, abuse of authority. Abuse of office. Thank you. Nako, sus Mariotep talaga. Sige, hataw Ma'am Ali. Total, nandiyan ka sa Australia. Nung bumisita dyan si BBM, nakita mo ba siya ng personal dyan? Pinagkaguluhan daw dyan eh. Kasi pagtapos yata ng eleksyon nagpunta dyan sa Australia. Habang hinihintay yung pagpapalit ng kapangyarihan sa Malacanang, nagpalamig muna sila dyan sa Australia kasama ang kanyang pamilya. Sabi ni Rodelio Militante, Melito Rodelio Militante, dapat mas bigyan ng kaukulang pansin ng Congress at Senate ang usapin ng Meralco dahil yan ang pangunahing problema ng mga Pilipino, ang mataas na singid sa kuryente. Halos lumuha na ng dugo ang mga consumer. Wala silang magawa sa Meralco, sa taas ng singil ng kuryente. Pag naputulang ka, magkaroon ka lang ng atrasong konti, putol agad. Samantalang may deposito naman tayo mga consumer. Ewan ko, bakit ganun kalupit ang hinayupak na Meralcong ito? In Duterte's case, I am talking about, sabi ni Ma'am Alicia. Yun. Okay.
Okay, ma'am. No problem. I stand corrected. Okay. Mm-hmm. Oh, it's abuse of power talaga yun. Abuse of office. Eh, biro mo, fugitive. Fugitive from Taiwan, inappoint mong presidential advisor for economics, economic affairs. Ay, nako. Ay, nako. Sus Mario Joseph. Eh di, ewan ko. Ha? Ewan ko itong mga katarantado ang nangyayari sa gobyerno natin. Mm-hmm. Ha, Ma'am Ali? Anniversary on September 21. But the anniversary will be held on September 24. I hope I can attend because I'm busy from Monday to Sunday. Ah, walang oras. Walang oras si Melito para maglaboy. Nakatali. Nakatali si Ginoong Melito Rodelio Militante. Okay. Opo. Hiniyasya ng mga Opo, hiniyasya ng mga anti-Marcos. Ha? Si BBM dito. No, nung magtungo dyan sa Australia, ha, Ma'am Ali. That's after the after winning the presidential race. Nakita ko rin sa ano yun. Na nakapost yung kanilang habang kinakausap siya, ha? Ng mga Pinoy sa Australia. Okay. Ba, nalilibang tayo? Sandali lang po at magpapakilala muna tayo ng ating platform. Ang digital platform ng Broad Stream Cast Communicators. Sandali lang po, wag po kayong alis. Babalik pa po ang ating programa. Programa nyo, programa nating lahat. Programa ng bayan, ang Asintado! Ito ang Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandiga ng sambayanan mula sa walang labis at walang tulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Diretso na po tayo. Maraming salamat, Ka Tony Salaw. Diretso na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan. Samantala, ang oras po natin, 9 minutes na. Makaraan, makalipas ang ikapito ng gabi dito po sa Pilipinas. Okay. Yan po oras natin. Tinitignan ko po kasi itong naghahanap tayo ng mga maibabahagi sa inyong mga voice clip para marinig nyo mga pinagsasabi nitong mga tarantadong ito sa what? Yung involved, yung mga iniimbestigahan sa ano-anong katarantaduhan dyan sa agriculture, SRA, DepEd, at kung ano-ano pa mga uri ng pagnanakaw sa gobyerno. Sus Mario Joseph talaga.
sa dami ng magnanakaw na nakaupo sa gobyerno natin, paano kaya titino ito? Ha? Unless, hambalo sila dito ng Pangulong Bongbong Marcos at salain niya. Salain niya, ha, yung mga nakaupo. Hindi porket malapit sa iyo, i-appoint mo. Hindi porket rekomendado ni ganito, i-appoint mo. Wag. Ha? Kailangan po eh maging maging maganda ang pagtanggap sa mga itinatalaga mo sa iba't ibang pwesto sa iyong administrasyon. Otherwise, ikaw ang mapupulaan, Mr. President. Oh, ha? Eh, kapag wala kang ginawa sa in-appoint mong gumawa ng katarantaduhan, eh, kanino ibubunto ng sisi niya? Eh, walang babag sa kanya, kundi sa'yo pa rin. Being the appointing power. Ay, nako talaga. Ay, grabe. Grabe na to. Sino pa ba yung mga bagong na-appoint? Marami. Pati sa customs. So, si yung dating customs police for 5 years. Si Yogi Ruiz. Nagpapasiklab. Nagpapaandar. Nagpapapogi. Pero kulang yung ano, yung paandar niya tungkol sa mga warehouses na ni-raid. Paano ngayon yan? Ha? Itinatanggi ng ilang mga sugar millers, lalo na sa Cagayan de Oro. Legal ang kanilang mga nakaimbak na asukal. Hindi po sila nag-hoard ng asukal. Yan ang pahayag eh. Yan ang sinabi ni Ginoong Lobrigat. Kita mo na. Sino kaya nagsasabi ng totoo? Ha? Ang Bureau of Customs sa pamumuno ni Yogi Ruiz, akala mo eh, napakalinis kung magsalita. Hintayin natin. Ha? Hintayin natin yung oras mo. Paano ngayon yan? Inakusahan nyo yung tao na nag-hoard ng asukal. 460,000 bags of sugar ang nakita sa kanyang warehouse. At sinasabi ninyong, isa ito sa mga dahilan kaya nagkakaroon tayo ng shortage sa asukal. Illegal nga po, yung kanyang negosyo. Paano nyo ngayon, O bakit hindi kayo nagpapalabas ng pagtutuwid tungkol dyan sa ginawa ninyong, pinalalabas ninyong raid sa mga pinagsususpetsyang warehouse na nag-hoard, nagtatago ng mga asukal? Anak kayo ng teting talaga, baka naman, may nangyayaring hindi maganda. Ganyan eh. Sinelyuhan nyo pa. Ha? Ipinasara nyo pa yung mga warehouse na yan. Nagkabit kayo doon ng closure order. Hindi pa kayo. Paano ngayon yan? Anong rason nyo? Ha? Tarantado pala kayo eh. Akala ko eh. Ha? Ang gagaling nyo pala. Pareho kayo ng mga matatalino ko no. Tanga, gago, bobo rin. Kagaya ni Attorney Lloyd Christopher Lau, yung dating
undersecretary ng Department of Budget and Management na siya may hawak ng procurement service ng DBM. Oh. Nasangkot sa Parmalee Pharmaceuticals. Sangkot na naman dito sa overpriced laptops ng Department of Education. O ano ngayon? Not only once, but twice, gaya ng sigaw ng yumaong Miss Susan Roses. O, di ba? Yan ang sinigaw ni Miss Susan Roses eh. Not once, but twice, sabi niya. Ah, ay, nako talaga. Oh. Ay, nako. Talagang ang kakapal ng mukha ninyo. Ha? Kailan ba kayo mabubusog? Talaga bang wala na kayong kabusugan? Mga hinayupa kayo? Ha? At patuloy ha ang inyong katarantaduhan. Saan man kayo mapuntang ahensya? Ha? Departamento o sangay ng gobyerno. Hindi mawala-wala ang mga katarantaduhan ninyo sa katawan. Ha? Walang mangyayari sa imbestiga na yan, sir. Mga tauhan ni Digong yan. Hindi ko kontrahin ni BBM si Digong. Ha! Takot lang yan. Baka palitan siya ni BP Sara, Inday Badiday. Eh, matagal na pong patay si Inday Badiday. Si Ati Lods Carbajal. Baka push na. Ay, ako. Baka ipush na. Ha? Oh, ano yun? More. Baka ipush na siya. Haba na yun. Humahagalpak si Ma'am Alice. Haba na tawa niya. Ilabas mo na ilabas siya. Itawa mo na itawa, Ma'am Ali. Maganda sa katawan niya. Nailalabas natin yung mga ha? Mga katarantado. Nakakaluwag yan ng dibdib natin kaysa kinikimkim natin. Ibuga mo ng ibuga. Ha? Halabira. Natatawa nga ako kay Boy. 10K at... Iba naman to. Dali lang po. Kay Melito naman, sabi ni Melito eh, natatawa nga ako kay Boy 10K at Madam PhilHealth. Nagbabangayan, nagsisiraan, at nag-aagawan sa pwesto kung sino ang dapat na maging minority leader. Ha, ha, ha. Mga tanga lang talaga. Ha, 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 sabi ni Melito Rodelio Militante. Aha. Disqualified po, di ba? Ma'am, sino disqualified? Mukhang naligaw ako ron, ha? Ma'am Pilisa. Ha? Balikan natin si Ma'am Alicia. Sabi niya, totoo, sir. Pinagtatawanan ko lang ang mga... Oh, pinagtatawanan ko lang ang gobyernong bulok. Ha? Gobyernong bulok yan. Oh, eh, kailan ba tumino itong ano? Itong gobyerno. Ha? Eh, simula, akala natin eh. Ha? Hindi ba sinisigaw ng mga dilawan nun eh? Simula ng mapatalsik si ang yumaong Pangulong Marcos eh. Senior eh. Gaganda na raw ang takbo ng Pilipinas. Sus Mario Joseph.
kailan gumanda, kailan ha, naging maayos ang takbo na ating gobyerno. Ha? Ay simula nung mawala at pumalit ang Cory, eh, nananatiling bulok pa rin ang gobyerno natin. Hanggang ha, sa paglisan ng Tatay Digong ko sa palasyo. Eh, tignan po natin, etong 6 na taon ni Presidente Marcos Jr. Dahil bagong-bago pa, press pa, ilang buwan pa lang, wala pang 2 buwan, eh, sumabit na eh. Sumabit na. At hindi biro-biro itong sabit na ito. Ha? Yung tungkol dyan sa asukal na yan. Ha? Isang kontrobersiyang malaki ang nangyaring yan. Ha? Yung pamimbeke ha? Sa lagda ng Pangulong Marcos Jr. at sa kautusan na pag-aangkat ng 300,000 metriko tonelada ng asukal. Sabi kayo na sabing may sugar shortage. Ha? Isang damo ka lang asukal natin na nakatago, nakaimbak sa mga warehouses ng mga negosyante. Paging Commissioner Yogi Ruiz. Ano na ang sumunod? Matapos ang ginawa niyong inspeksyon o pagsalakay. Sabi ng Malacanang, hindi raid yun. Hindi raid, sabi ni Press Secretary Trixie. Samantalang pinalalabas naman, raid daw yun. Pagsalakay sa mga warehouse. Mukhang hindi kayo magkatono eh. Ha? Mag-uusap po na nga kayo. Anak lang teteng ho. Iba tunog sa Malacanang, iba tunog sa costume. Ano ba talaga totoo, kuya, ate? Ha? Nililigaw nyo ang taong bayan tungkol dyan sa isyong yan. Ha? Pero hindi nyo maliligaw, hindi nyo matatarantado. Ha? Hindi mangmang ang mga Pilipino. Gagong Pinoy lang. Gagong Pinoy. Andyan na naman yung theme song natin eh. Gagong Pinoy. Ha? Gagong Pinoy sa gagong lipunan. Anak lang teteng talaga. Sabi ni Ma'am Pilisa, si BBM po i-disqualified pag kinontra si Tatay Digong para si Inday Sara maging nakaabang na yun. Nakaabang po yan. Automatic yan eh. Kaya lang, yung disqualification, na ibasura na po yun, Ma'am Pilisa. Ha? BBM was already proclaimed as the president-elect of the Republic of the Philippines. As the 17th president of the Philippines. Ay. Ngayon, pag nagka-loko-loko yan, ginaya, pag naturuan si Inday ni ex-president Gloria Macaraeg Macapagal Arroyo, pag naturuan si Inday kung anong gagawin niya, malamang mangyayari yung nangyari kay ERAP. Mapapalayas sa palasyo, mapapalayas sa Malacanang.
Oh, nakita niyo yung ginawa ni ano? Ginawa ni ni Gloria. Ha? Kay paring Erap. Oh. Ganyan eh. Walang yaan diyan sa ano sa politika, lalo na yan. Ha? Eh lalo na kung talagang ha? Sisipatin yung maigi ngayon. Yung komposisyon ha ng unity ha? Ha? Makikita nyo kung sino-sino magkakasama. Ha? Ha? Oh. At kung ano yung mga nakaraan nilang mga ha? Ha? Mga nagawa. Oh. Di ba? Hmm. Si paring Erap. Oh. Si Hello Garcia. I'm sorry. Gloria Macareg, Makapagal-Aroy. Ay, lako. Rest house and hospital arrest. Eh, si Pinoy, akala ko sasayad sa, ha? Sasayad din sa, ha? Kulungan eh, wala eh. Namatay tuloy yung mama. Sa edad na 61 lang, batang-bata, 61 years old lang si Pinoy nang ha, kunin ng dakilang lumikha. Ala na talaga. Alas 7:27 na po ng gabi at tuloy-tuloy pa rin tayo. Ha? Sa ating programa. Ano ba ito? Ha? 350 distressed workers sa Saudi dumating sa Pinas. Ay, sigurado, yan yung mga inargabyado. Ha? Inargabyado ng kani-kanilang mga employer. Winalangya ng mga walangya nilang among Arabo habang sila ay naka-empleo sa mga Arabong gagong ito. Gagong Arabo. Ha? Gagong Arabo. Gagong Pinoy. Anak ng tete. Ha? Hindi na po gaganda ang gobyerno dyan sa Pilipinas dahil bulok na legacy. Dahil bulok na legacy ni Marcos Sr. ang sinusunod. Naka-engrave na yan sa buto ng mga halimaw na politicians. Bulok na politicians ng mga dynasties at kaalyado Simor. Ha? At cronies. So, ay nako, dami. Kita nyo naman. Ha? Buhay na buhay yung mga cronies. Ha? Oh, Kuwangko. Yung sa Channel 9, yung ginagamit na istasyon ngayon ng CNN Philippines. Channel 9 yan. RPN 9 yan. Oh, sa mga Benedicto, cronies. Yung Channel 13, ganun din yan. Yan yung nasa Broadcast City. Ah, sa Quezon City. Ewan ko kung saan napupunta yung kinikita ngayon dyan. Ha? Oh. Eh, alam ko, sequestered yung mga kumpanyang yan eh. Eh bakit napunta dito sa, ha? Bakit ginagamit ng CNN Philippines? Eh may mga lihim na kumikita riyan. Ha? Oh. Oh. Oh, yung CNN Philippines ngayon. Channel 9 po yan eh. Oh. Ha? Kaya ako nagulat eh. Ba, nagkaroon ng CNN Philippines pala yung facilities ng Channel 9 ang ginagamit ng CNN Philippines. Oh. Ha?
Sa kanino napupunta yung kinikita niya? Ang daming katarantaduhan ang nangyayari na hindi natin alam. Tapos, hihingi ng additional budget para sa government television station itong si Trixie. Naku, Susmar Yosef. Para may ano? Tama na. Dapat nga. Ha? Pagbabawasan kayo lahat ng budget para kwan eh. Matuto kayo magtipid. Eh, hindi kayo nagtitipid eh. Basta gastos ng gastos na walang kapararakan. So, ganyan kayo, ha? Magsamantala sa pera ni Juan de la Cruz. Ha? Talagang kawalang yaan nyo. Walang katigil-tigil. Mula pa rin kay Ma'am Alicia sa Australia, kinuha na ni Lord si Pinoy ng maaga nang hindi sumakit ang loob sa sobrang kabulukan ng gobyerno dyan ngayon. Bagay, sa totoo lang, Ma'am Ali, nung panahon ni Pinoy, bulok din ang gobyerno. Sa totoo lang, wala pong matino pang ano. Walang naging matino. Sus Mariosep, yun ang problema. Yun ang problema. Walang totoo. Walang totoo. Sino bang, nako, kundi po. Walang totoo eh. Puro papogi. Pero sa totoo, ginagawa lang na gatasan. Gatasan itong itong gobyerno natin. Yung pera ng taong bayan, ang kanilang patuloy na nilulustay. Ninanakaw. Anak ng tete. Bulok pero hindi si Pinoy, kundi mga tauhan niya. Eh, ganun na rin kasi yun, ma'am. Nakukonsinti. Di ba? Kagaya nung PNP chief ni Pinoy na si Purisima, Santisima. di ba? Kaya, yun ang PNP chief ni Pinoy nung panahon na yun eh. Nagpatayo ng White House sa loob ng pampukrami. Ay, nako. Tsaka yung, sa Mama Sapano, na kung saan, 42 members of the Special Action Force of the Philippine National Police were killed. Naku po, alam mo. Ano nangyari na? Wala pa rin, maliwanag kung sino ang may kasalanan dun sa inkwentrong yun. Anak ng teteng talaga. Susmar Yosef. Grabe, grabe po. Kaya hindi natin alam eh. Kung ganito nang ganito ang takbo ng mga pangyayari dito sa ating bansa. Malamang. Malamang. Wala na naman tayong kahinatnan sa darating na 6 na taon sa pamumuno ni Presidente Marcos Jr. Dahil bulok, mananatiling bulok. Bulok plus bulok equals bulok pa rin.
Sabi ni Atat Monterde, hindi po tinagurian po ang Pilipinas sa panahon ni Pinoy na Tiger of Asia. Hindi po. No. Ha? Mukhang sa panahon ni ano yun eh, ni Tabaco na yumaong Fidel Valdez Ramos. Rising Tiger of Asia. Ayan. Ha? Walang ganyang bansag sa panahon ni Pinoy. Tiger of Asia, wala. Wala. Ha? I disagree. Mr. Monterde, ha? Pasensya ka na. Ayan ang aking pananaw. Ngayon, kung yan ang pananaw mo, hiyaan mong itama ako at kung tatanggapin mo yung aking pagtatama, salamat. At kung hindi naman, salamat pa rin. Magkaibigan pa rin tayo. Ha? O walang masamang tinapay. Ha? Yun lang. As simple as that, Mr. Monterde, my friend. Diyan po tayo magka-contradict. Sir, ikumpara mo kay Pinoy noong magaan ang buhay kumpara noon. Totoo meron noon sa kay Pinoy, pero mas grabe sa Mama Sapano. Si Purisima lang po ang mali noon. Ha? Tinatanong sila. Ha? Tinatanong sila. Ni Pinoy kung ano kalagayan ng mga tropa, pero wala silang maisagot. Oh, Pinoy po, ipak-check nyo po, sabi ni Mr. Monterde. Okay. Ay, nako talaga. Ay. Hayawan ko. Kaya, hayaan na lang natin. That's your assessment, Mr. Monterde. Hindi po lang magkatugma yung assessment natin regarding that matter and many other matters when Pinoy was the president of the Republic. Marami po kasi ako alam na katarantaduhan din nangyayari nun. Pinag-uupakan ko nga. Pinag-uupakan ko yun. Ha? Ay, lako. Ay, marami. Maraming naganap na katarantaduhan. Ha? Noong panahon ni Pinoy. Na nagresulta nga yan. Ayan dyan, no? So, ha? Nagresulta rin niya siya. Ha? Kaya pinag-initan nito si dating Senador Laila de Lima, na hanggang ngayon nakakulong, nakaditini sa Campo Crame. Samantalang yung plunderer na si Unggoy Estrada, andyan, nakabalik pa sa Senado yung mag, ha? Yung plunderer na si Unggoy Estrada. Anak ng setting. Nasa ano eh, nasama sa matinding unity mi, ha? Di ba? Sinabi ko na nga nung bago pa mag-eleksyon, eh. Paano nila tatalunin yung unity? Yung nabuo kong acronym for the unity is armed. Ha? Armed to the teeth. Ano ibig sabihin po nung armed na sinasabi ko? A is for Arroyo. R is for Ramos. M is for Marcos. Ha? So, R is for arm. A-R-M-E-D. E is for Estrada. D is for Duterte. Oh, armed. Ha? Armed to the teeth. Unit team is armed to the teeth. Ay, nako. Paano mo gigibain ngayon yan?
ha? Eh, yung siyam na kalaban, akala nila siguro, kaya nilang mawasak, ha? Yung unit, hindi nila nawasak. Sila ang nawasak. Dahil pati silang siyam, ha? Eh, nag, ha? Baba ngayon. Nag-aaway-aaway. Hindi malama ko sa kanila, ha? Kung sino sa kanila ang, ha? Dapat itapat, ha? Sa unit team, ha? Kay BBM at Inday. O, ayan, napala nyo, ha? O, ngayon, ngawa kayo na ngawa. Huwag na, tapos na. Mag-move on na lang kayo. Kaya lang, matatagalan siguro. Matatagalan bago, magbago ihip ng hangin. Dahil sabi ko nga po, whether we like it or not, nakahanda na. Ha? Nagpapakadalubhasa lang, ha? Ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. After Bongbong Marcos, sa inyong palagay, sino ang susunod na presidente ng Pilipinas after Bongbong Marcos? Ha? Ayan, oh. Sige nga. Kung mahusay kayo, tulad ni Madam Auring, tulad ng mga manghuhula sa Quiapo. Ay, nako. Yan na po. Wala na. Lalabang kayo kay, ano? Wala. Oh, the same-same ang magtutulungan. Yun pa rin. Ha? Yun pa rin ang magiging resulta. Ay, kawawang Pilipinas. Oh. Kawawang bansa. Land of promise na naturingan. Ha? Oh, kaya lang, ang mga pinagsasamantala ng na mga namumuno. Kaya ito, hindi tayo makaahon-ahon sa kahirapan. Laging nauuna yung personal na interest. Kaya ganyan. Ha? Imbis na, ha? Gumanda ang takbo ng ating bansa, ha? Ang pamamalakad, gumanda eh. Wala, walang pagbabago. Bulok pa rin po sa totoo lang. Bulok, bulok at bulok pa rin ang ating sistema. Kahit na sa 10 sangay, departamento ng ating gobyerno. Naririyan. Nananatiling bulok. Sasabihin ko na sa inyo. Ang sistema nating umiiral. Kaya, ha, kung hindi po tayo magtutulong-tulong na ayudahan itong administrasyon na ito para gumanda at least sa sinasabi nila, yung sa pangako nila na, ha, kailangan ng pagkakaisa, tunay na pagkakaisa, eh kailangan suporta natin. At pag hindi natin nakita na totoong nagkaroon ng tunay na pagbabago sa takbo ng pamamalakad ng liderato, eh yun, that's the time. Kung ano ang iniisip nyong dapat gawin, gawin nyo. Oh, nasaan na? Nasaan na yung matatapang ngayon dyan? Ha? Asan? So, ha? Bakit tila nanlamig kayo? Ha? Nanlamig kayo? Oh. Wala eh. Ha? Nanlamig. Ha? Nanlamig itong mga, ha? Putak ng putak dyan. Ha? Ay, nako, wala eh. Wala akong makita ngayon mga, ha? Oh, sila, ano, sila father, ano yun? Running priest? Asan ka na, father? Ha? God bless the Philippines. Ah, nakalantetig talaga buhay to.
Ay! Ah. Oh, oh. Ano ito? Visayas tinipid sa 2023. Ay, tungkol sa budget po yan. Tungkol sa budget. Ha? Para sa taong, sa susunod na taon. 2023. At ito po ay kinuskwestiyon ng isang mambabatas mula sa aklan. Ha? Ang maliit umanong budget na nakalaan para sa mga rehiyon ng Visayas. Ayan. Ha? Ayon kay Representative Teodorico Haresco, ang Western Visayas, Region 6, Central Visayas, Region 7, at Eastern Visayas, Region 8, ay makakakuha lamang ng 8.3% ng 3.1 trilyong regionalized budget o nagkakahalaga ng 437.6 billion pesos. Aha. Batay po sa 2023 National Expenditure Program, sinabi ni Haresco na ito ay maliit. Ha? Kumpara sa 18.8% na mapupunta sa National Capital Region, ha? Sa 18.1% ng Luzon, ha? Na nagkakahalaga ng 954 billion pesos at 11.9% ng Mindanao na nagkakahalaga naman ng 600 kino-question. Na medyo nawawala, naapektuhan po itong internet natin. Ha? Poor connection daw, kaya medyo nawala po tayo sandali. Pero I think we're back on the air. Ha? At atin pong tinatalakay itong tungkol po sa 2023 national, ha? National budget, national expenditure program. Ayawang ko. Ha? Titignan po natin. Abangan natin kung pag natapos yung deliberasyon ng Kongreso tungkol sa 5.something trillion pesos budget for next year. Okay. Ha? Na sinasabi ni Secretary, Finance Secretary Ben Jokno, na may deficit ang ating budget sa susunod na taon. Kaya, ha, mangungutang na naman. Ay, nako, Diyos Mariyote. Ha? Puro na lang utang. Ano ba yan? Ha? Ay, nako. Eto. Nawawala audio mo, sir. Ayun. Nawawala po audio natin sa Australia. Sabi ni Ma'am Alicia. Thank you po, Ma'am. Ha? Yung mga nanlalamig na yon, just release that. Ha? Maybe Filipinos are not worth their precious lives and time. I don't blame them. Ha ha ha. Good on them. Ayan po yung mga walang pakialam yan. Ay, nako talaga. Ay, Sus Mari Josep. Ano ba yan? Wala eh. Baka, ha? Ano ba ito? Sabihin natin. Ha? Oy. May hinahanap lang po ako dito sa desktop natin. Ha? Eh wala, hindi ko makita. Ha? Hindi natin makita.
Ang oras po natin, alas 7:50 na ng gabi. Naku, ha? Malapit na naman tayong maghiwa-hiwalay pansamantala. Ngayon pong araw ng Lunes, Agosto 29, 2022. Sampung minuto na lang po ang nalalabi, natitirang oras sa ating palatuntunan ngayon pong araw ng Lunes. Tutuloy ba natin yun? Pag tinipid daw yung lugar ng Visayas. We have Luzon, Visayas and Mindanao. So yung nasa gitna, yung Visayas ang tinipid. Abangan natin kung ito pala yung kabuuan, no? 5.268 pesos trilyong budget for 2023. Ay, naku po. God bless the Philippines. Let's pray for the Philippines na pinamumugaran ng mga mandarambong. Pinamumugaran ng mga mandarambong. Pinaghaharian ng mga mandarambong. Sus Mario Joseph talaga. 7:52 at ano pa? Ano pang kwan? Yung pong COVID wala na. Talagang. Hanggang ngayon, nawala na yung IATF Yung mismong task force na rumirespond nakatutok sa virus na ito. Wala, mukhang wala. Mahina yung, mahirap talaga yung OIC ka lang. Wala kang ganong asim, kumbaga sa, hindi ka makapag-desisyon ng maganda. OIC ka lang iba talaga yung, ikaw ang naitalagang health secretary. Wala, hanggang ngayon. Wala tayong health secretary acting acting yung si Yusik Berhere as officer in charge of the Department of Health. Ay nako, COVID. Ay kasama na natin yan sa ating buhay araw-araw. Dahil hindi po natin alam yan kung kailan mawawala yung virus na yan. Kaya mabuti naman yan. Ito, pag-aaralan na natin, mabuhay sa habang may banta ang COVID. Ay, lako talaga. Ito naman. Matindi raw po naman tong budget na inilaan para sa agriculture. Agriculture budget. Ito, para medyo meron po kayong idea. Lumobo ng 44% o mula 71 billion ngayong taon ay magiging 102.15 billion pesos ang pondo ng Department of Agriculture sa taong 2023. Ayon po kay House Deputy Speaker at Batangas Representative Ralph Recto, ang pagtaas ay nangyari matapos umupo si Pangulong Bongbong Marcos bilang kalihim ng Agrikultura Departamento.
binigyang din ni Recto ang pangangailangan na suportahan ang pagtaas ng budget ng DA dahil malalabanan umano ang kagutuman kung hindi gutom ang sektor ng pagsasaka. Kasama umano sa pagtaas ng walong malalaking ahensya ng DA mula sa 46.2 billion ngayong taon ang subsidy sa National Food Authority, Sugar Regulatory Administration, National Irrigation Administration, Philippine Rice Research Institute, Philippine Fisheries Department or Philippine Fisheries Development Authority, National Tobacco Administration, Philippine Coconut Authority, at National Dairy Authority ay aangat sa 62 billion pesos o 33% ang pagtaas. Ayun. Talaga naman. Okay. 100 billion pesos ang budget na nakalaan sa Department of Agriculture. Malalaman po natin kung magbabago yan, mababawasan dahil hindi pa po tapos ang pagtalakay sa pagtalakay at pag-aproba sa isinumiting national budget ng Department of Budget and Management sa Kongreso. Let's wait and see what will be the outcome of the hearings on the national budget, which is still being tackled at the House of Representatives. Alam nyo, marajan pinapasok yung mga ano yun. Yung mga singit-singit dyan. Para may mananakaw. Ay, nako talagang buhay natin. Ano ba yan? 7:57 na po ng gabi. And sa ganap na alas 8, at tabayanan po ang ating kasama, ang nag-iisang Ben Paipon sa balat ng radyo. Oo. Ang kanyang palatuntunang, Your Honor, please. Okay. Sa ganap pong alas 8 yan. Right after our program, Asintado. Samahan niyo po ang ating kaibigan, ating kapatid, na nag-iisang Ben Paipon sa balat ng broadcast. Ben Paipon. Magkakakutsaba yan, sir. Di na bababa ang budget na yan. Good night. Tingnan po natin, Ma'am Ali. Bagay, pinsan yung naka-actong Speaker of the House. Tingnan natin. Let's wait and see. Okay. Lalabas at lalabas naman yan. Kung may mga isinubong mga hindi malaman kung saan dadaling pera. Marami daw pong ganun eh. Hindi malaman kung saan mapupunta yung mga nasabing budget. Kaya hinihimay pong mabuti ng ilang mga mambabatas. Kung saan magtutungo, mapupunta ang mga nakapaloob na kailangan daw po detalyado para malaman ng taong bayan. I am not waiting, sabi ni Ma'am Alice. Ayun. Okay, ma'am. Thank you. At magpapaalam na po ako. Maraming salamat po. Good night, Kasami, sabi ni Ma'am Pilisa Malibiran. Ingat po.
Mukhang busy talaga ang ating kaibigan na si Kokok Johnny, Johnny Pinuela from the East Coast of US sa New Jersey. So, busy sa kanyang trabaho yun. Kaya hindi na nakabalik sa ere, sa pagtutok sa atin. But I'm sure our good friend Kokok Johnny Pinuela is still watching our program tonight. Maraming maraming salamat po. Ito po ang inyong laging lingkod, Sammy Ganaban Gabot, pansamantalang nagpapaalam ngayon pong araw ng Lunes. Sa aking pinsan, kay Ginoong Armando Bautista Ganaban sa Grand Terrace sa California, sana nasa you're in good health, Kuya Mando. Okay, good night and God willing, muli po tayo magkakasama-sama bukas, araw ng Martes. Thank you, thank you, thank you, and good night to all. Inyong natunghayan at napakinggan ang kaibigan ng lahat pagdating sa pag-asinta sa mga usaping panlipunan sa pamamagitan pa rin ng Broad Stream Cast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Sa loob po lamang ng ilang saglit, antabayanan po ang palatuntunang Your Honor Please, ang ating kasamang Ben Paipon. Samantala, ang oras po sa buong Pilipinas, isang minuto na po makaraan ang ikawalo ng gabi. Bye-bye!